fill my soul. My soul. It bathed my heart in love, and it wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Muli itutuloy natin yung ating nasimulang mga pag-uusap tungkol po dito sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nais ko lang basahin ang isang talata sa banal na kasulatan kung saan binabanggit ang pagdagit ng Panginoon sa mga Kristiyano. Kung ikaw ay born again Christian at lumakad ka sa kalooban ng Panginoon, nabuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, pakinggan niyo ito, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 sa verse 16 at 17. Pakinggan po natin, ano? Sabi dito sa verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." So verse 16 po yan. Sabi dito ng Panginoon, ang Panginoong Jesus ay bababa, no, from heaven with a shout of the voice of the archangel, at ang sabi ng Panginoon, the dead in Christ, yung mga nangamatay na, no, sa panahon ng Panginoong Diyos, no, yung mga nangamatay na Kristiyano, mananampalataya, na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung unang bubuhayin ng Panginoon. Now, yung difference ng time hindi naman binabanggit sa Bible, kasi mauna ang mga patay, sabi dito. Yung mga nakalibing, mga mahal natin sa buhay na mayapa, ng mga born again Christian. Sabi dito sa 1 Thessalonians 4:16, sila yung unang bubuhayin ng Panginoon. Hindi natin maisip kung paano gagawin ito ng Diyos, pero alam naman natin kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi ko alam kung pati yung mga simenteryo, masisira yung kabaong, hindi naman ganoon ang description. But the Bible says specifically na the dead in Christ shall rise first. Sila yung unang babangon. And then sa verse 17, "Then we," tayo, sabing ganon, "then we which are alive and remain shall be caught off." Okay. Sa verse 17 ganito, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord." So mauna ang mga nangamatay na mga Kristiyano, mananampalataya. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, tayong mga buhay na mga mananampalataya, kukunin din ng Panginoon, dadagitin. Mawawala na lang tayo dito sa mundo, no? Kung halimbawa sa isang kisap mata, lahat ng born again sa buong mundo, bigla na lang silang mawawala. Dahil dinagit na sila ng Panginoon. Kinuha na sila ng Panginoon. At ang wika, sabi dito sa banal na kasulatan, ay, "We are going to meet Jesus Christ and all the saints in the air, and so shall we ever be with the Lord." Ito yung magiging kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa huling panahon. Okay, so maraming verse sa Bible na nagpapatunay na meron talagang pagdagit na gagawin ang Diyos. No, wawakasan ng Panginoon ang paghihirap, ang pagdurusa ng mga born again na nabubuhay pa at dadalhin sila doon sa alapaap. Okay, hindi pa sa langit, ano? Pero ang ulap kasi, meron tayong tinatawag sa Bible na first heaven, second heaven, third heaven. So we can consider that is a heaven, a place, no, na kung saan ay mamimit natin ang Panginoon at ang mga lahat na nangamatay, na nauna sa atin. Okay. So, ngayong umaga, no, ay nais kong pag-usapan naman natin
yung tinatawag na the parable of 10 virgins. Na kung saan makikita din natin, it talks about the last days, no? Where the bridegroom, ang wika doon, yung bridegroom ikakasal sa babae, sa dalagang sa babae. Which we believe that it is the church, no? The church. And somehow, yung parable ng 10 virgins ay, ulitin ko na, hindi ito literal, no? But pag sinabi kasing parable o talinghaga, meron diyang nakapaloob na hiwaga o katotohanan na ipinapahiwatig ang Panginoon. So pag binabasa mo ang isang parable, it is not literal. But you can draw truth from it. And sometimes, no, and many times, makikita natin ito na dito dinadaan ng Panginoong Hesukristo ang mga pagtuturo ng katotohanan, no, sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakikinig sa kanya. Basahin natin sa banal na kasulatan, okay, sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Okay. Sa verse 1. Meron lang akong ilang gustong liwanagin dito, no? 10 virgins ito, hindi dito pinag-usapan yung pagkabirhin nila, no? O yung physical. Kundi, merong itinuturo dito sa atin ng Panginoon na alam kong napaka-importante ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Okay? Sabi dito sa verse 1, "Then shall the kingdom of heaven be likened, okay, unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom." Now, maliwanag, sabi dyan, "Then shall the kingdom of heaven be likened." Shall the kingdom of heaven be likened? So, in other words, ang tinutukoy dito yung future event, no? Future event, kung ano mangyayari. Shall the kingdom of heaven be? And then sabi dito sa verse 2, "And 5 of them were wise, and 5 were foolish." No? Wise and foolish. Now, sino ba itong 10 virgins na ito? Ito ba ay Hudyo? Ito ba ay Hentil? Ano ba ito? Now, this is the church. Whether they are Jews or not, or Gentiles, we do not know. But the truth is, sabi dito, lahat sila imbitado sa kasalan. Well, I think lahat tayo iniimbitahan doon sa kasalan na yon. Yung mga sumagot, we can assume na sila yung mga sumampalataya. Sila yung mga tumanggap ng invitation ng Panginoon. So, pwede natin sabihin lahat, o sabihin natin na itong 10 virgins were all born again Christians. Okay? Nanampalataya sila. Now, 5 of them were wise and 5 were foolish. So, meron na tayong clue na binibigay ang Panginoon dito, wise and foolish. So, meron ng comparison. Tingnan natin, sabi dito sa verse 3. Then that were foolish took their lamps and took no oil with them. Ang foolish, sabi dito, sa yung 5 foolish virgin, sabi dito, meron silang lamp. Meron silang lampara and took no oil with them. So, most probably, may langis na yung oil nila, yung lamp. May oil na yung lamp. Pero wala silang extra. Okay? Then sabi dito, "But the wise took oil in their vessels with their lamps." So, ito namang wise, may lamp, pero meron silang, they took oil in their vessels. Meron silang mga sisidlan pa ng oil. So, doon pala makikita na natin yung pagiging wise at pagiging foolish ng isang Kristiyano. Later on sa ating diskusyon, aalamin natin ano bang ibig sabihin nung bakit sila naging foolish
Bakit sila naging wise? Ano ba, saan ba kumakatawan yung oil? Okay? Marami kasing mga turo tungkol dito, no? But let me just give you a simple answer for this, no? Hindi ito, pag sinabi kasing parable, depende na yan sa iyong ano, sa iyong pagkaunawa. Ikaw yung huhukay ng katotohanan. Pero meron tayong ano, pamamaraan dyan, hindi dapat ito kumontra. Yung lalabas sa iyong pag-aaral, hindi dapat ito kumontra sa ibang mga talata. Okay, sabi dyan sa verse 5, while the bridegroom tarried, they shall slumbered and slept. So habang nagtatagal yung lalaking ikakasal para salubungin itong 10 virgins, nakatulog yung 10. So, pare-pareho sila na experience. Nakatulog sila. Now, yung pagkatulog na yon, I believe it is not a negative. Hindi ito negative. Sa tingin ko ha, sa aking pagkaunawa. Dahil nag-aantay sila. So, medyo nagtagal, nakatulog sila. Now, ano ibig sabihin ng pagkatulog? Kasi nung dumating ang Panginoon, sabi dito sa talata, nagising naman sila lahat, ano? Tingnan niyo, sabi niya, and at midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So nagising sila, sabay-sabay sila. Yung foolish, yung wise, sabay-sabay silang nakinig. So hindi tinik yung pagkatulog nila as a negative point, kasi pati yung wise katulog . So, walang ano siya, walang bearing sa mangyayari mamaya, later on. And then sa verse 7, then all those virgins arose and turned and trimmed their lamps. So pinagsimula na nilang buksan, sinindihan yung kanilang lampara. And verse 8, and the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. So in other words, nabuksan nila yung kanilang lamp. Meron silang oil, pero wala silang extra oil. Sumingi sila, sabi nga noon, for our lamps are gone out. Namatay yung kanilang lampara. Naubusan sila ng langis. So humihingi sila dun sa 5. And then sabi nga noon sa verse 9, but the wise answered saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. So, sinabi, nagmungkahi yung 5 na hindi kakasya ito sa atin dahil maubusan din kami. Pati kayo maubusan din kahit bigyan namin kayo. So, bumili lang kayo sa labas. Then 11, sabi dyan, afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord. Okay. The verse 10, lumagpas tayo. Verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Sinarado ang pintuan. Afterward came also the other virgins, yung mga foolish na bumalik na, saying, Lord, Lord, open to us. Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. Pero ito sabi sa verse 12, but he answered and said, verily I say to you, I know you not. I know you not. Aba. Kinumbida ito ng Panginoon . 10 sila, no? O ng bridegroom, kasama sila sa invitation, kaya nga sila nandoon. So I believe, kilala sila, but bakit sinabi ng Panginoon o ng bridegroom, I know you not? Tandaan natin parable ito ha. Hindi ito true story. It is just a parable para magturo ang Panginoon ng isang bagay na kailangan sila na ang uunawa o tayo na ang uunawa. So sabi niya, but he answered and said, verily I say to you, I know you not. Verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. So, okay, ito na. Sabi ng Panginoon, kinalaro niya na, sabi niya ganon, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw
ni ang oras. True. Wala nakakalam kung kailan babalik ang Panginoon. But somehow, alam natin ang season. Hindi tayo bulag. Alam natin yung season. Parang katulad ngayon, summertime. Alam natin ano ba ang season, ano ba mga, sa season na ito, sa tag-init, ano ba yung mga nauuso? Nauuso yung swimming, no? Na hindi natin magawa ngayon dahil sa coronavirus. Nauuso ang, alam natin na mainit, no? Tataas ang kuryente, lalakas ang konsumo ng kuryente dahil sa maraming electric pan, maraming bukas lagi ang aircon. So, panahon ngayon ng mga pagkaing matubig tulad ng watermelon, singkamas, wow, lalo na pag malamig ang singkamas, nilagay mo sa rep, tapos sausaw mo sa bagoong, ay ang sarap niyan. Ano pa? So alam natin, pagka season, kung ano yung napapanahon sa ganitong sitwasyon. At sa pagbabalik ng Panginoon, hindi rin kaila sa inyo na dapat alam din natin ang season ng pagbabalik ng Panginoon, ang panahon. Hindi yung oras, hindi yung araw, pero somehow, maraming binibigay sa Bible na palatandaan, no? Parang nagpupunta ka sa isang lugar eh. Pag napunta ka minsan sa isang lugar, tapos binalikan mo, alam mo yung mga palatandaan eh, na malapit na ako sa isang lugar na ito, napupuntahan natin, ayan, may palatandaan, eto, dito kami lumiko, bago ka mapunta dun sa lugar talaga. Pero, yun nga, sabi, tulad ng sinasabi ko sa inyo, dama natin na ito na yung parang ano to eh, sa isang manganganak na nararamdaman natin, nagle-labor na. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Para sa isang taong hindi makaramdam ng pagbabalik ng Panginoon, ewan ko na lang, baka nagbubulag-bulagan o hindi pa handa, kaya ayaw isipin na malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit nang wakasan ng Diyos ang sanglibutan. Pero sa nangyayaring ito, mga kapatid, talagang nakakaalarma. No? Hindi ito isang pangyayari sa isang lokal o isolated na sitwasyon. Buong mundo, mga kapatid. Buong mundo, pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon, balikan natin yung mga detalye. No? Hindi natin gaanong pahabain, pero let me just give you some points kung ano yung pagkaintindi ko. Una, itong parable of 10 virgins ay parang babala or pinauuna na sa atin ng Panginoon o pinakikita na sa atin ng Diyos kung ano mangyayari sa hinaharap. Sa parable na ito, tulad na sabi ko sa inyo, yung 10 virgins is a group of people, no, Jews and Gentiles. Bagamat ang kausap dito ng Panginoon ay mga Hudyo, pero ako'y naniniwala, this is the church. And the church is composed of, you know, hindi lang ito exclusive sa Hudyo. Mix of different kind of people, race. At alam natin na ang church ay composition ng mga mananampalataya. Whether you are black or white or red or yellow. Ganon. So, may mga Kristiyano na foolish. Doon muna tayo sa foolish. Yung foolish na binabanggit dito ng Panginoon, doon tayo mag-concentrate, ano? Now, yung issue kasi na ito daw ay rapture, hindi ako masyadong leaning doon. Dahil may nabasa akong web tungkol sa mga naniniwala na ito ay rapture, na yung pag-shut ng door, pagsara ng pintuan, sa lima doon sa foolish virgin, ay palatandaan daw ito na wala na silang second chance to be saved. Pero alam natin
The Bible says that meron tayong tribulation saints. Ibig sabihin, merong maliligtas within the period of 7 years tribulation. Merong maliligtas doon. Kaya ang tawag sa kanila, tribulation saints. So doon pa lang nakita ko ay medyo may flaw ang paniwala na ito ay rapture. Kasi pagsabi nilang, ang turo nila sa rapture, wala nang masisave after that. No more second chance. Pero alam naman natin may chance eh, may maliligtas pa eh. At dahil na rin hindi makakasama ang Hudyo, dahil tuturuan sila ng leksyon ng Panginoon, dahil nire-reject nila si Jesus Christ, but then, in the end, masisave pa rin sila. Masisave sila eh. So, hindi ito rapture. Kundi ito yung sabihin natin ano, doon sa period, malapit na yung judgment. No? Pag siniyat kasi ng Panginoon ang door, that is final. So, final na yon. So, in other words, this is not the rapture, but this is, ito yung piging na inihanda ng Panginoon pag-invite sa lahat ng tao o sa mga Kristiyano na makisaya sa kasalang mangyayari sa langit. Dahil meron naman talagang kasalang mangyayari sa langit. Ano ba yung ibig sabihin nung foolish? Yung foolish kasi, no, sa pagkaunawa ko, nagbasa tayong mga commentary din. Foolish in the sense, hindi sila nagdala ng extra oil. Mas katanggap-tanggap na itong oil na ito, ito yung perseverance ng Kristiyano. Yung pagpapatuloy ng Diyos o yung pagpapatuloy ng Kristiyano in his relationship with God. Yung foolish, walang dalang extra oil, nagpapakita ito sa atin na naging born again sila, naging Christian sila, but naging active sila at one point in time sa life nila, paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil na rin sa pagkainip sa pagbabalik ng Panginoon, or maybe yung attention nila na focus sa ibang bagay, and therefore, hindi sila nagpapatuloy. Gaya na nasabi ko sa inyo, ay hindi nagpapakita ng kanilang kaseryosohan sa paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, pagiging tapat sa pananampalataya. Okay. So, yung wise, sila yung oil represents the perseverance of the saints. Ibig sabihin, sila yung mga Kristiyanong talagang naligtas at kahit na may hadlang sa kanila, marami kasing klaseng hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Kahirapan, kawalan, pa ba? Love life, ano pa? Minsan family, nagiging hadlang sa paglilingkod sa iyo. Trabaho. At dahil na rin sa katagalan, nanghihinawa na rin. Parang hindi naman sila, maybe hindi sila backslider, hindi sila naghuminto. No? But yung intensity ng kanilang init, pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, somehow, nag-die down. Or, sabi nating nag-bago. Diba pagka tayo ay naborn again, maalala nyo ba nung ikaw ay naborn again? Nung unang pagkakilala mo sa Panginoon. Ang init-init mo, diba? Ang init-init mo. Halos hindi ka makita sa bahay ng mga magulang mo, mga kapatid mo. Lagi ka na sa gawain ng Panginoon. Then later or somehow along the way, nagkaroon ka ng problema. No? Nabawasan yung oras mo sa Panginoon. Just like, for example, yung pag-aasawa. Nung single ka, active ka eh. Walang sagabal. Nung nagka-girlfriend ka, lalo kang naging active. Kasama mo sa church, yung iyong mahal. Pero nung kinasal na kayo, nagkaanak na kayo, unti-unti, no, yung responsibility bilang mga magulang, bumibigat. Kinakailangan magtrabaho ka, hindi pwedeng hindi. So yung trabaho,
parang siyang nagiging dahilan para mag-die down yung ating relationship sa Panginoon. No, from the top, nagsisimula ka nang mag-slide. Not backsliding, ano, pero nababawasan na. Kung minsan nga, tights na lang pinapadala mo sa church, ikaw hindi ka na makapunta. No? Hindi tama yon. Sabi nga ng ibang pastor eh, baka masave yung tights mo, ikaw hindi, maiwan ka. Okay, so, yun yung nawawala sa isang Kristiyano, yung perseverance. Yun yung oil. I believe that is the oil. Now, some Christians believe that yung oil ay Holy Spirit. Well, pwede rin. Pero sinasabi ko nga sa inyo ngayon, yung akin, yun yung perseverance. Kasi hindi sapat na naligtas ka lang. Kailangan nagpapatuloy. No? At walang humpat yun. Hindi ka titigil talaga. Hindi nababawasan yung init mo. Kung gaano ka kalakas, lagi kang umaatin sa church nung single ka, dapat hindi nababawasan yun. Dapat nga mas lumakas kayo dahil dalawa kayo mag-asawa na umaatin. Naalala ko kaming, bago kami mag-asawa, yung sumpaan namin, marami nakakaalam nito sa kaibigan ko. Ang sumpaan namin noon, nung girlfriend ko pa lang yung misis ko, ang sabi ko sa kanya noon, sa UST, no, nanu kami sa UST noon, sinagot niya ako noon eh. Tapos, pero bago niya, I don't know kung after or before, sabi ko sa kanya, kung ikaw ang magiging dahilan para ako ay, alam mo na, yung mabawasan yung aking pag-iinit sa paglilingkod sa Panginoon, willing akong i-give up ka. So, gumanti yung misis ko. Ganun din sinabi niya sa akin. Kaya kaming dalawa, naalala ko, nung may mga dalawang baby namin, isang dalawa lang anak namin, pero magkasunod yun, isang taon lang pagitan. So, maliit. So, tuwing pupunta ako sa mga outreaches, sa ministry, may mga invitation, tatawid ng dagat, sasakay ng barko, kasama ko ang misis ko, kasama, maniniwala kayo, kasama namin yung dalawang bata. Malilit pa yun, padidihin pa. Minsan nga, sumakay kami sa jeep. Pinagalitan kami ng mga matatanda. Mayroon kaming nakasakay ng mga jeep. Tig-isa kaming mag-asawa ng karga. Naglilingkod kami, papunta kami sa ministry. Sabi ng mga lola, ang babata pa ng anak ninyo, dinadala nyo na sa binabiyahin nyo na. Kasi naalala ko noon, yung aking bunso, si Jonathan, talagang dumidedi pa yun, babying baby pa yun. Dala-dala na namin sa ministry. Kaya pinagalitan kami nung sumakay kami ng jeep, sabing ganun matanda. Ang lilit pa ng anak nyo, ba, sinasama nyo na sa biyahe. Nakangiti lang kami mag-asawa. Hanggang sa, ala ko, pati sa Perez, Quezon, yung missionary yung binisita namin, si Sunny. Sunny, kumusta dyan sa Italy? Dinadala namin yung mga bata. Bumabiyahe kami mag-asawa. No? So, ganun ang aming sistema. Hindi nabawasan sa halip na dagdagan hanggang sa lumaki yung mga bata, kasama na rin namin sa ministry, katuwang na rin namin. Pero may mga Kristiyano, no, na pag nag-asawa, hindi mo na makita sa church, bagay justified yung reason eh. Kailangan maghanap buhay, may anak. Pero sabi ko nga, ang anak ay blessing. Binigay yan ng Lord sa iyo as a blessing. So, hindi yan dapat maging dahilan para huminto ka sa ministry, umabawasan yung commitment mo sa Panginoon. Ay, blessing yan eh. So, lahat ng blessing dapat hindi maging hadlang. Okay, pero man yan, malaki ang sweldo mo, yumaman ka, hindi dapat yung maging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Gamitin mo yan sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon. Ganon din ang mga anak. Pati nga sasakyan eh. Mga sasakyan. Sabi ko sa misis ko, kung meron tayong sasakyan mga panahon na yon, dapat hindi bukod sa pang-pamilya, pang-ministry din yan. Hindi yan exclusive sa family. Pinahiram lang yan sa iyo ng Lord eh. No? So, ganun ang aking tingin, ang aking pananaw sa mga bagay-bagay na binibigay sa iyo ng Lord. Hindi sa iyo yan talaga. Pinapahiram ng Panginoon. And God is just looking at us, kung paano mo
hawakan yung mga blessings na yan na pinahiram sa iyo ng Panginoon. Sa Korinto, mababasa natin yan. Kaya pala tayo binibless ng Lord, hindi para sa sarili natin, kundi para sa ministry o sa ibang tao. Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Medyo humahaba na tayo, no? Nasa 31 minutes na. Mahaba-haba na. So, dibale. So, ganito, ano? Yung wise, sila yung mga nag-persevere. Sila yung nagpatuloy. Sila yung walang puknat sa paglilingkod. Hindi nabawasan ang kanilang init sa paglilingkod. Meron pa akong isang ano eh. Gustong makita sa akin sarili na kung ako ba ay may tungkod na, talagang 90 years old na, tutuloy ko pa ba? Kausap ko yung isang, may kausap akong ano, isang member natin sa church, kaedad ko siya. Sabi niya, Pastor, sabi niya, pag ikaw ba ay yung matandang matanda na ha, kasi bata pa ako ngayon, ano? Kung ikaw ba ay matandang-matanda na, bibisitahin mo pa rin ba kami sa bahay? Sabi ko, abay, oo. Kasi, yun nga eh, maliban na lang kung bedridden ka, ano, pero as long as meron kang strength, dapat natin gawin. Dahil yun eh, out of love. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. My soul. It made my heart in love, and it wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him.